Magandang araw! Welcome back po sa PTFCP Business Coaching YouTube channel. Ako po si Elgin. Isa po akong CPA at BIR Tax Agent Practitioner. Nag-handle po ako ng mga LOA cases, SDT cases, mga NOD hearing, DOJ hearing na rin na related sa tax, yung mga tax assessment cases. Nag-handle po ako ng mga yan. Bago po ako mag-start ng training natin, ng ating lecture, let me share important insights about tax investigation or BIR LOA audit. So, bigyan mo na kita ng awareness tungkol sa tax investigation. Para hindi ka basta bookkeeping lang ng bookkeeping o tax filing ng tax filing. Kasi may mga ano yan, ano, may mga epekto sa in the future, no, pag na ano ka, nasama ka sa mga iimbestigahan. Okay, pagka naka-receive ka ng LOA, baka, ano, no, mataranta ka. So, pakinggan mo muna ito, yan. For illustration purposes, kapag na-LOA ka, meron kang tatlong stages na dadaanan. So, itong stage 1, 2, 3, parang yan yung major-major groupings ng mga due process na ano, iba't ibang process na dinadaanan pagka merong LOA. Sa stage 1, ito yung tax investigation stage. It is as if kakalkalin at hahanapin ng butas or ng mali yung mga books nyo, yung mga book entries, yung documents, records, and tax returns ng business mo. So, nandyan yung ano, yan yung matagal na parte ng investigation. Meron talagang investigation period. Sa stage 2, ito na yung assessment stage o tax assessment stage. From the stage 1, kinalkal yung mga document mo, di ba, yung mga books mo. Tinitingnan nila kung magkano pa yung kulang na babayaran mo. Kasi ang purpose nila is to determine the correct amount of tax. So, sa tax assessment stage, nandun yung amount ng kulang na babayaran mo. Ito na yung deficiencies. Plus, nandun din yung mga penalties, surcharge, compromise, interest, at saka yung mga iba't ibang violations ng business mo, nakasulat na rin doon, no? They came from the tax investigation. So, nino-note down ng BIR examiner ang iyong mga yung mga findings nila. So, take note na ang mga tax examiners o yung mga revenue officers ay CPA at abogado, no? Lawyers. Mga pumasang lawyers at pumasang mga accountant. Yan yung mga, ano, mga revenue officers na nag-investigate. So, gagawa sila ng results of investigation, tapos no, magkakaroon ng NOD, yung notice of discrepancy, at saka yung discussion of discrepancy. So, nandun na yung, on that part, no, nagkakaroon ng, ano ba yung ano, may mga protest pa na part, yung mga ganyan. Meron na kang bizo discussing yung BIR due process pagdating sa audit or LOA, no? Pagkatapos ng stage 2, ito na yung stage 3, ito na yung tax collection stage. So, ang mangyayari from the tax assessment division, ipo-forward yan kay tax collection division. Yan, ito na, mangongolekta na sila ng mga kulang na bayad, kung ano yung total na nandun sa tax assessment mo. Kung hindi ka makabayad, ay posibleng ipa-freeze ang bank account mo o kukumpiskahin ang iyong properties at ipapa-public auction ito. Parang ganito, no? Yung nangyari, may nag-inquire sa akin, ayan, nagpapa-advise siya, ano daw yung gagawin nila kasi na-freeze yung bank account nila. Ngayon, kapag wala kang kaperahan, ang gagawin ng BIR, SSZs, or i-confiscate yung iyong properties, yung properties ng business, tapos ipapa-public auction yan. Ganyan. Ipapaskill niya yan. Isasali sa notice of sale. Ngayon, ito yung ano, no, ang isa sa nakakatakot na mangyayari sa'yo kung walang pera at walang property ang business, no, di ba separate ang business sa business owner. BIR will run after or go after the business owners. So, kung sole proprietor yan, eto dun sa pinaka-sole pro. Ngayon, kung partnership, sa partners yon, partners ang hahabulin, or kung corporation yan, yung mga stockholders. So, yun din. Tapos, ano, may mga ano pa, may mga civil action or criminal actions na ginagawa ang BIR para lang, ano, makapagbayad kayo ng tax. Alright, ngayon, what I did, nag-create ako ng Bookkeeping Guide and Actual Practice Online Training and Workshop, no? Dahil na-unart ko, na-uncover ko, ano ba yung mga pinagagagawa during the investigation, during the assessment, sa collection, yung mga ganyan. So, yung mga experiences ko, knowledge ko, yung mga nagigain kong insights, wisdom, yan, pinagsama-sama ko dyan sa Bookkeeping Guide and Actual Practice. Nag-create ako ng apat na variant niyan. Yung B32 for percentage tax seller of services, B33 for percentage tax seller of goods, taxpayer, B42 for VAT registered seller of services, then B43 for VAT registered seller of goods. Ang gagawin mo, i-cure mo yung stage 1. I-solve mo na kaagad yung stage 1 na problem kasi wala namang makakaiwas sa tax investigation. Everyone is a candidate kahit maliit ka pa. Every taxpayer is a candidate kahit sabihin mo ano, maliit lang ang business mo. Tandaan mo, merong office audit LOA. At yan ay in-implement na, matagal na na-implement yan, 2018 pa, pero ngayon, dahil sa kailangan ng fund ng government, they will run, ano, they will, tawag dito, magpapalabas sila ng mas maraming, ano, office audit LOA.
yung mga ganyan, para mas malabak yung kanilang tax base. So, yan, tingnan mo yung ano, yung pinakita kong ano dyan. Nasa 600,000 lang yung ano, yung kanilang babayaran, pero nag-garnish yung pera nila. Ibig sabihin, freeze yung pera nila. So, yung gagawin natin, we cannot prevent tax ano tax investigation. Ang gagawin mo na ngayon, paghandaan mo na yung cure ng stage 1. Di ba ang stage 1 yung tax investigation? Maraming kakalkalin dyan, scrutinize ang mga books entries mo, yung mga document mo. Yun yung paghandaan natin ngayon. Yun yung pagka nag-audit, may cure na. Paano mo i-cure yun? Ang gagawin natin, magbe-build up tayo ng defenses against audit and investigation. Pareho lang yung audit, no? At saka yung investigation. Yung audit is, ano yan? A terminology ng mga accountants. While yung investigation, layman's term ng audit. Yan. So, ito ang pinaka-objective natin. Yan, ano? Maging tax compliant yung bookkeeping natin. I-strengthen natin yung ating bookkeeping. Ang susundan natin, yung mga BIR regulations. So, in this training, you learn, ayan, what BIR regulations you must learn about bookkeeping and books of accounts, no? Bookkeeping ka ng bookkeeping, sinusunod mo yung tinuturo sa school. Bookkeeping, basic bookkeeping yon. Sinusunod mo yung napapanood mo sa YouTube. That's probably a basic bookkeeping, yung mga ganyan. Tama naman na dapat naintindihan mo muna yung mga basics ng bookkeeping. And then, ang gawin mo, alamin mo yung mga BIR regulations na dapat na dapat mong i-inject or i-apply, i-implement sa bookkeeping, no, sa office. Kasi baka mamaya, nandun ka lang sa basic bookkeeping, sanabi sa debit credit mo sa ganitong libro, ganyan, wala kang idea kung ano yung mga bookkeeping regulations, books of accounts regulations, sasablay ka big time. Sablay talaga yun. Ngayon, ang dapat mong maintindihan ito, no? Yung business transaction, may dinadaanan yan, o merong journey yan, eh, no? Ng mga tax jurisdiction. Ang bawat tax jurisdiction, meron yung kanya-kanyang journal entry. So, iba yung entry mo sa ganitong tax jurisdiction, o kaya tax regime, pagka ano na yan, ibang tax jurisdiction, iba na naman yung entry, tapos iba na naman. Kaya tignan mo yung mga ano, tax returns, iba-iba yung title, o diba isa doon sa ano, gross receipt, yung pagdating doon sa isa, income payment, pagdating doon sa isa, revenue. O magkakaiba sila ng title, pero pare-pareho lang. So dapat, ang kanyang ano, alam mo kung paano yung mga journal entries sa bawat tax jurisdiction. At ito ay hindi itinuturo sa school, no? Pag-aaralan mo, pag-aaralin ang mga tax codes and regulations, makikita mo na may ganito pala. And then, what documentations you must know to support your books, book entries, no? Merong documentation. Pag walang documentation, walang ORSI, disallow yan. Huwag kang titingin sa langat at magre-record ng, ano, no, ng entry. Huwag ganon. What you must do to strategize your bookkeeping to establish tax investigation defenses. Ayan, ito yung itinuturo ko yan sa training. Dapat alam natin yan. Dahil pang-pure natin yan sa tax investigation na gagawin. Kasi ang ating purpose is to minimize the effect ng tax assessment and tax collection. To do that, ayan, kailangan we need to establish defenses kasi during the tax investigation, wala ka doon para laging pagtanungan ng revenue officer o ng BIR examiner. Wala ka doon ng ano, diba? Yung mga dokumento mo nasa kanila o dinala nila sa office nila tapos ikaw nasa opisina nyo. So make your books, your entries na will stand on its own. Yung mga ganyan. Ito. How to lay out your column headings for each books in a way that it will follow the tax laws. Yan, isa yan sa sekreto ng mga depensa. No? Yung column headings, merong basic na column headings, meron yung pwede ka namang idagdag para yung mga tax jurisdictions, nakikita ka agad, tapos na-account mo or nakikwenta mo ng tama, ng ayon yung tax use. Yung mga ganyan. And then, ito, how to establish the purpose and uses of BIR registered books of accounts. Tama nga naman, ano, may naatenan ako na NOD hearing, yung notice of discussion. Discrepancy. Notice of discrepancy, then this, ano, discussion of discrepancy. Hearing ang tawag doon, NOD hearing. Ayun, ipinakita nga, no, marami na ako nabiwitness na ganun. Ma'am, paano naman kasi ganito yung kanilang bookkeeping? Ganito sinulat nila sa ganitong libro. O yun, mapapakamag ka nila ng ulo eh. Parang talaga na, impromptu ako doon. Ano yung sasabihin ko kay BIR examiner? Yung mga ganyan. Dapat alam mo. So, ito. Attend ka sa training, makikita mo yan. And then have a sample guide so you can map out and structure your chart of accounts according to the tax information of your company. Alam nyo ba na mahal ang magpa-map out, magpa-structure ng chart of accounts? Pero ito, binigyan na kita ng guide. Ang chart of accounts, nasa 70,000 yen. Iba-iba kasi ang chart of accounts kapag ka iba ang industry, iba yung cost of sales. Si servicing, iba ang cost of sales. Si merchandising, iba. Si manufacturing, iba. At saka ano ka pa, di ba? Ano ka, percentage of seller of services, seller of goods, back, yung mga ganyan. Iba-iba yung chart of accounts. Depende sa tax information. Nandyan din, ang isa sa depensa na sa chart of accounts. Kasi ano yan, hindi naman pare-pareho na ano, yung mga account mo.
Then ito, have sets of proforma entries for your business transactions. Oh, di ba, binanggit ko may mga kanya-kanya tax jurisdiction na pinagdadaanan ang isang business transaction. Inano ko na dyan, inilista ko na dyan sa training na yan, yung mga proforma entries. Actually, marami yan kung merong ano. Ang dami yan. Tawag dito. Ilang oras yung training dyan para lang sa mga journal entries. Kasi hindi tayo po pwedeng mag-proceed sa bookkeeping nang hindi natin dinidiscuss itong proforma entries na ito. No? At tax jurisdiction na yan, iba yung entry, nilista ko kung ano yung journal entry mo sa tax jurisdiction na to, iba yung entry, ano yung proforma entry niya, ano yung journal entry, ito sa tax jurisdiction na ganyan, ano yung entry. Yung mga yan nandyan, yan yung pinakakailangang guide mo dyan sa pagbo-bookkeeping na yan, no? Entries, bookkeeping entries. Kasi nga sa bookkeeping entries kung ano yung kakalabasan ng iyong tax compliance, ano magkano yung mga tax dues. No, mapupunta kasi lahat yan sa ledger. Nasa ledger yung detalye. Ngayon, sa ledger, doon mo makikita. Kaya yun, mapagtatali-tali mo yung books, documents, at saka yung tax returns. Yan. And then, ito, how to prepare the books of accounts in a loose-leaf format. Tuturuan kita kung paano mag-prepare ng books of accounts, at saka paano gumamit ng manual books of accounts. Yan, ganyan. At ito, no, yung mga ang diskarte ay gusto muna nilang mag-MS Excel ng kanilang bookkeeping bago sila magsulat sa libro. Ayan. Tuturuan na kita kung paano mag-automate ng bookkeeping sa MS Excel. Yan. Pero mas madali yung tax computation mo at saka yung paggawa ng mga schedules and other financial reports. No? Meron ka ngayon mailalagay sa iyong mga notes sa financial statements. Nandiyan, nasa schedules. Nasa paggawa ng schedules ang mga notes mo. Next. Ayan. Experience how a bookkeeper and practitioner would do when rendering bookkeeping services through the workshop exercises. Yan. Kahit beginner ka, kahit na accountant ka, masusundan mo to through the workshop exercises. Ulit-ulitin mo siya. Actually, ito yung methodology ko kapag nagbo-bookkeeping ako. Pati sa mga client ko, pina-apply ko to. At doon din sa itinuturo kong, sa mga tinuturuan kong bookkeeper na ano, ito yung ano, itong kung ano yung ginagawa sa training yun din. Ginagawa namin sa actual practice. And many more. Ang maganda rito yon, no, yung mga nag-a-avail nito, ginagamit nila itong guide paggawa ng bookkeeping manual. Kasi kapag kababasahin mo si Ramo 1-2020, merong part doon na dapat nasasabi mo sa tax examiner yung tungkol sa operations manual ninyo. So ayan, ito ginagamit na guide as pagbuo nila ng kanilang bookkeeping manual or accounting manual. Magkano magpagawa ng accounting manual or bookkeeping manuals? Ay, nasa 100,000 yon. Ito ginawa na nilang guide. Ayan, for more details about the bookkeeping guide in actual practice, click the link in the description. Yan, ito ay naka-promo ngayon, naka 60% to 75% discount siya. Depende doon sa variant na appropriate for you. You can really save a lot of money. Great deal na yan. And ito, so get started today, act fast, write a register, click the link in the description. You may contact us at 0916-587-1528, ilearn@easantoscpa.com. Welcome back sa ating lecture. Again, I am Elgin. Ang pag-aaralan natin ay itong EOPT Law o yung RA 11976. Ito siya. Ayan, no? Ito ay signed into law ng January 5, 2024. Tapos, in-upload siya noong January 7, 2024 sa Official Gazette. Meaning, ito ay ipinublish noong January 7, 2024. Anong ibig sabihin nun? Sa batas ko, kapag may bagong RA, kunyari, no, pinirmahan siya, nilagdaan ng ating Pangulo, tapos pinublish siya sa general publication o kaya sa Official Gazette, ang ibig sabihin nun, within 15 days pagka-publish ng RA na yon or Public Act na yon ay yun na yung magiging effectivity niya. So kung ito ay January 7, kung yan ay January 7 in-upload or na-publish sa Official Gazette, meron siya within 90 days maglalabas ng IRR after the effectivity. So, kung January 7, 2024 siya na-publish, meron siyang within 15 days magiging batas yung effectivity niya. Paano kinocompute yun? So, hanapin natin ang Excel. Okay. So, kung January 7 sa pinublish 2024. Dapat format natin. I-format natin siya. Date. Kaya ma-format. January 7. January 7.
2024. Ayan, na siya, na-format na. Ba't nagko-compute ka? Bakit may Excel, ma'am? Magko-compute na ba tayo ng tax? Hindi naman. Tinuturuan ko lang kayo kung paano magkwenta ng araw. So, January 7, ito yung... January 5, ito yung na-sign into law. Signed ito. Signed. Tapos, ito yung published. Published. Ngayon, kailan ito magiging batas? Meron daw 15 days. Within 15 days, magiging batas siya. So, dito tayo maglagay. 15 days. Yun, i-add mo to. Plus the 15 days. So, ayun, January 2024. So, yung effectivity niya ay... January 2024. Yung IRR, lalabas daw within 60 to 90 days. So, kailan to? 60 to 90 days upon effectivity. So, kailan yun? March 2022. Ay, ika 90 days. Kailan ang ika 90 days? Yan. Ay, oy, lagpas ng ITR season ito. April 15 ng ating ITR, no? So, in between March 2022 and in between March 2022 and April 21, lalabas yung IRR. Sa mga ano na yan. Sa mga panahon na yan, dyan lalabas ang IRR. So, before this date, magkakaroon ng consultation sa general public ang VIR. Imagine these days, busy ang mga tao, business owners, taxpayers, mga auditors, accountants, bookkeepers, kasi ITR season tayo, no? Ngayon, kapag kami lalabas ng general consultation, pagpapatawag yan, pagpapatawag ang PIR ng, sa isang venue, pa-attendin niya lahat yung mga tao doon. So, alam niyo yun, dapat public consultation ang tawag doon. The fact na po may attendance, yun yung proof na nagkaroon sila ng public public consultation. However, yung katulad ng mga dating public consultation, parang as if as if nagkaroon lang ng gathering, hindi masyadong nagkaroon ng chance na magtanong yung mga tao, mga taxpayers na umattend doon. Parang sana huwag mangyari this time na pagka nagkaroon public consultation na naging concert. Ang daming mga artista, mga singers na napunta doon, nagkaroon lang ng little time to ask o mag-inquire yung mga ng mga hinaing nila or magsabi ng mga kanilang hinaing o magtanong tungkol sa mga sa mga batas, no? Eh, importante pa naman sa ating mga taxpayer yung malaman ano ba yung ilalagay nila sa IRR kasi minsan ang nangyayari, merong RA, batas na ngayon Republic Act. Yung Republic Act, yan, eto yung batas talaga. Yung RA na yan, di ba, tax code. Ipapasok yan sa loob ng tax code. Yung mga provisions na napalitan, na naapektuhan ng isang RA, ipapalit nila yon. Katulad nito, RA nito, di ba? Eto si... Ito. Ayan. Eto si... Ito. Kinulayan ka na, no? Eto yung na-download natin. 11976. Eto yung Republic Act. Dito nyan man yan, pwedeng i-download. Ito. Alright. Ito, ayan sinasabi, amending, no? Amending mga sections ng tax code, the repeal section 34K. Now, ang nangyayari, gagawa ng IRR. IRR is implementing rules and regulations, no? Or revenue regulations yun. Sa tax code, revenue regulations, yung IRR nito. Yung IRR is implementing rules and regulations. Now, mahalaga na magpunta kayo, tayo bilang taxpayer, dun sa public consultation na yon at as much as possible, i-assert ninyo ano ba talaga yung nasa loob ng RA. Kasi natutunaw ang laman ng isang RA pag naglabas ng IRR. May mga sitwasyon ganun eh. Kapag in the past, meron kayong mababasa na parang nag-iba ata yung meaning nung RA, nung doon sa naging IRR. No? Kaya ano yon, tawag dito, babasahin ninyo, magpapalabas naman ng draft ng IRR. Basahin nyo yung IRR na yon. In harmony ba siya ng RA? Kasi ito yung magiging problema. Kapag hindi siya naging in harmony with the RA, so
ang ano ngayon kasi lalabas na special ano special code. Nagkakaroon ng violation in ano ini ano to. Ini-invoke yung section 275 ng BIR ng ano ng tax code sa tax code. Kapag ka na violate mo yung IRR na yon o yung revenue regulation na yon. So mangyayari, magiging gano'n na lang tayo ng gano'n, no? Yung, ano, laging mag-i-invoke ng Section 275 na violate mo yung ganito, tapos ikaw, tayo taxpayer, idedepensa natin. RA, dapat ang mas mananaig is yung RA, yung mga ganyan. So, may mga hassle na gano'n. So, kung lumabas yung IRR na yun, so public consultation, yun, mag-react kayo. Kung hindi na, feeling nyo, hindi na siya in harmony or naiiba na yung pagiging, yung mga kahulugan doon sa RA. Yun. Kasi minsan nalulusa, may mga pagkakataong gano'n. Nagkakaroon ng ibang ano, connotation, nagkakaroon ng ibang name. Pero syempre, magre-react ka, mag-ano ka, basahin mo yung RA. Ito, mismo. Ano ba laman yan? Ito, anong laman nito? Nandito yun. I-download mo to. Ito. Magbasa ka. Yan. So ako, ay umpisa ko siyang basahin. I hope na lang na magkaroon ako na time to attend that public ano, consultation. Kasi ang panahon na yan ay busy season. ITR season ka. Alright. Kung yun. Kapag ka pa naman ikaw, alam niyo pagka idedepensahan mo yung ano mo, yung sarili mo na hindi ka nag-violate kasi sinunod mo yung RA, ano kung man din, no? Parang ano, you have to defend it alone. Pero kung yung mga taxpayer affected, they can, ano, tawag dito, they can group together to defend yung, ano, yung buong ano na yan. Yun, sana, no, yung lalabas ng IRR, maging in harmony or may harmonization sa RA. Hindi siya, parang ito, hindi niya iligaw yung, ano, hindi iligaw yung spirit ng RA. Alright. Tapos yung RA, so yung RRR, di ba, RA, magiging magkakaroon ng IRR. Kapag ka hindi niya ito, yung IRR yan, yung RR, yung Revenue Rules and Revenue Regulations. Pagka hindi pa gaano naintindihan yung RR, magkakaroon ng RMO tsaka RMC. Yan. Yung mga ganon. Tapos kapag ka in conflict ang RMC-RMO, sa RR, mananaig ang RR. Kapag ka-in-conflict ang RR, mananaig ang RA. Kaya lang yon, patutunayan mong in-conflict ang RR, RMO, RMC sa korte pa. No? Kapag kayong tipong nakasuha ka na, yung ganun. So lalabas, may possibility, ano ka, ano? May possibility, ano tayo? Yun, mahassle dito, okay? Kaya mahalaga yung public consultation. Sana magkaroon na tayo na, may meron tayong mabasang draft ng RR para makapag-comment tayo. Okay. Galinski. Alright, so binasa-basa ko itong RA na to, 11976, as much as possible sa understanding ko, kaya intayin natin yung IRR. Ano yung summary? Nag-summarize na ako niyan. Nag-summarize ako ng highlights niya. Okay. So, CBIR, naglabas siya ng tax updates to RMC 3-2024. Yung RMC is Revenue Memorandum Circular. Sina-circularize ng RMC 3-2024 yung RA number 11976 and the veto message of President Ferdinand R. Marcos Jr. Ito, nilagay ko na yung link dito. I-click mo na lang yan. Ito, at saka ito. Okay. So, ito yung RMC 3-2024. Ito yung annexes. Ito yung RA 11976 mismo at ito yung Annex B. Ito yung veto message. Okay, so ito. Ay, ano pala ha? Yung magandang pangyayari, yung tax code updated na sa EOPT law. Yun. Ibig sabihin, inano na dito na, ipinasok mo. So itong RA na to, inilalagay sa tax code or yung NIRC. Yun nga. So ito yung Supreme. Siyempre, pinaka-supreme yung constitution natin. Yung Philippine Constitution. Yan. Nandyan lahat ang ating, ano, ang ating rights. Nandito ang ating Bill of Rights. Tapos, sa tax, sa BIR, meron ding Bill of Rights and Citizens Charter. Tapos, especially yung NIRC. Yan. Ganyan yung ano, pagkaka-hierarchy na, ano, ng tax. Alright. Okay, so, yung RA nasa loob na ng NIRC.
etong 11976. Paano mo nalaman na nasa loob siya ng ano, na-effect na, na-i-inject na, na-ilagay dito? Kasi sabi dito sa RA, ang pinakauna kang tinignan etong 21. So, yung 21, ito yun, oh. Yung section 21. Yung section 21, ito, sources of revenue and classification of taxpayers. Dati, wala itong B. Ito yung idinagdag nila, yung classification ng taxpayer. Merong micro, may small, may medium, may large. Yun. So, andito siya ngayon. Pag titignan mo si tax code, hanapin mo sa 21, section 21. Nandito siya. O, ayun. O, nandun na. Sabi sabihin, congratulations sa BIR. At, ayan. No? Siguro, simula na nag-effective siya noong January 2022 or maybe a few days after na ano na to, na-change na. Kailangan lang ito napansin na nabago na to kasi lagi ako nag-refer sa, ano, sa tax code ng BIR. So, kaya nalaman, napansin ko lang, nung yung annotation dito, nagbanggit na ng as amended by EOPT law previously. Previous threshold is 100. So, sabi ko, oy, meron na pala. Meron na. Kasi itong previous threshold, 100, yan yung 100 to 500 na mag-i-issue ka na resibo. Yun na. So, yun. Happy naman ako kasi hindi na ako magre-retype. Hindi na ako magre-retype. Nag-update kasi ako ng aking mga materials. Nandito na pala. Nandito na sa tax code. Okay, so, mga training materials. So, pasadahan natin yung summary. Ito, nandito. Inano ka na, no? Ito mga hinighlight-highlight ko dito, nilagay ko dyan. Kaya highlights siya. Yung hinighlighter ko, ayan. Yung hinighlighter ko, hinighlight ko dito. Kaya pinangalanan ko ng highlights. Alright? So, again, ano? Yan, assigned into law ng January 5. Nag-effective noong January 2022. Okay, so, ito, no? Nalagyan na classification. Ayan, yung ano daw, yung classification of taxpayers for purposes of responsive tax administration, taxpayer shall be classified as follows. Alam nyo ito, maganda kayo rito ha, kung bakit ito kinasify ng ganito, yung word na responsive tax administration. Ganito, ang possibility na mangyari rito. Tingnan mo ito ha, micro, less than 3 million pesos. Right, now. Dati hindi ito ganong pinapansin, no? Hindi siya pinapansin sa LOA kasi ang, ano, ang LOA, letter of authority, yun yung imbisagahan ka ng taxpayer. Ang mas pinapansin nila, yung mga nasa, ano, nasa small, yung may mga 20 million pataas. Small, medium, large, yan. Ngayon, nung classify nila ito, ito ay opinion ko lamang, itong micro, tingnan niya yung online tax, ano ngayon, yung online seller, di ba naglabas ng ano, yung RMC 8-2024. Magkakaroon ako ng discussion, maybe sa through YouTube, tungkol sa online activities and online ano, seller. I-upload ko sa YouTube. Alright. Ito, ang tatamaang possible na gawin ng BIR dito doon sa kanilang responsive tax administration is more on tax mapping. Sa tax mapping, titingnan yung tax compliance niyo. Yung nagkakapag-rehistro ka ba sa BIR? At ito yung ano dito, kung nakapag-rehistro ka sa BIR, nag-i-issue ka ba ng resibo? Oh, kung nag-i-issue ka ng resibo, check ka doon. Ngayon, yung libro mo, may libro ka ba? Nagbo-bookkeeping ka ba? Alam niyo ba kung magkano penalty kapag walang laman ang libro? 50,000. No? 50,000 ang mga walang laman na libro. So, yung may mga bookkeeping problems, right? Yan. Kapag may mga bookkeeping problem, kayo may possibility, no? O, kapag ka inilabas yung IRR, so, yan, ito ilalabas yung IRR, magiging effective yan. Magiging effective ang IRR, papasok din yung 15 days na ano, no? 15 days effectivity. Alright. Ayan, magkakaroon na ng tax mapping, baka kaliwat kanan, no? Sa bawat kalye ng kalsada ninyo, sa bawat kalye sa lugar ninyo, eh, meron kayong mga makikitang BIR officials na ayan, no? Na nagta-tax map. So, ayun, di ba? Pagka natamaan ka, yung libro mo walang laman, 50,000 yun. Okay? So, yun. Paano? Tapos, ang sa, ano naman, sa TCVD or yung Tax Compliance Verification Drive, Insurgent Tax Mapping, at tinitingnan lang naman dyan yung registration mo. So, dapat meron kang BIR, ano, no? COR. Yung bookkeeping, so dapat na ano ka, may libro, may sulat ang libro, may libro at may sulat ang libro, kaya dapat napapa-orus ka na. Meron kang orus, yung S1905, ipifill up mo yun.
At saka yung nag-i-issue ka ng resibo. So, malalaman na ng BIR kung nag-re-issue ka ng resibo o ng tamang amount. Dahil doon sa RMC 8-2024, yung nilabas ng December na RR 16-2023 ata yun. Yun. Yung mga yun, malalaman nila kahit nasa bahay ka lang nagbe-business, yan, na hindi ka pala nag-i-issue ng resibo, kaya nag-under-declare ka ng resibo o ng amount sa resibo. E, tatatandaan mo ha, pag hindi ka nag-i-issue ng resibo, may penalty ka doon. So, at may criminal liability ang mga hindi nag-i-issue ng resibo. Pag sinabi criminal liability, may kasamang kulong yon. Ngayon, kapag nag-under-declare ka naman, so makikita ng BIR, ganito yung nireport ni Shopee o ni Lazada o anong platform yung ginamit ninyo sa pagbebenta. Tapos, hindi mo dineclare ng buo, yung 30% na under declaration is a proof na may tax fraud kang ginagawa. So, yung tax fraud, tax evasion yun. No? Pwede kang kasuhan ng tax evasion case. Alright? So, yun yung iyong yun ang iyong babantayan doon. So, kaya wag mong sasabihin na maliit lang naman kami. 50,000 is 50,000. Diba? Yun. Eh, kung ilang milyon is ba ang micro? Diba? Mas maraming micro. Kung 1 million na taxpayer, na micro taxpayer, ang hindi nagko-comply sa 50,000 magkano. O, kunyari sa isang mo na lang. Actually, gano'ng karaming taxpayer. Actually, wala pa ako yung tamang number of taxpayer. 50,000 magkano. Kunyari yan yung number of taxpayer na nakita nag-violate. Magkano yan? May kota-kota kasi ang BIR. Kasi nga ang BIR ay collecting agency. Ay, nice. Bakit ang daming zero nito? Ilan zero to? Oh, 50 billion ka agad. Oh, di nakatulong na kaagad ito. Nakatulong na kaagad ito sa, diba, sa collection. Now, I understand. Dahil sa amount na ito, tama ba? Billion ba to? O tama, billion, diba? Billion, trillion. O mukhang billion. Hindi na marunong magbasa. It appears to me it's a 50 billion, na? 50 billion siya. O, ilang kaya nakita ko na kung bakit. Imaginin mo 50 billion ka agad ang madadagdag sa collection na ng revenue, ng BIR revenue. Kung ito ay na-tax map ng maayos. So, that is the projection, di ba? So, na kaagad, no? Marireach na kaagad ng quota, ang quota ng mga, ng mga RDO. Makakadagdag yon sa, makakadagdag yon sa collection ng BIR. Kasi nga, ang BIR is collection-driven. Kasi nga, talagang binuo ang BIR as a collecting agency ng government. So, yun yung mandate nila, mangolekta ng tax. Okay. Yun. Kaya, yan, sa micro-small pa lang, no, makakatulong na ang, makakatulong na ito sa pag, sa collection ng, sa collection sa BIR. That's it. So, yung mga, dyan, online seller dyan, as well, kayo medyo maliliit na company na papasok dito sa micro, na hindi, or businesses na hindi registered sa BIR, mag-register na kayo habang wala pa yung IRR. Kasi kapag kayo lumabas yun, at naging masigasig ang tax mapping. Yung ngayon, today is February. So, you have, at least abulin nyo, mag-register kayo. Huwag kayo matakot mag-register kasi kapag ka hindi naman umabot ang 250,000 ang inyong kita, ang 250,000 kasi, well, 0% yung tax noon. So, wala namang babayaran. At least legit ka, no? Pwede ka mag-issue ng resibo. Kapag pwede kayo mag-issue ng resibo, mas maraming bibili sa inyo. Kasi ang resibo, napaka-importanting source document yan sa isang business owner. Yun. Alright, so, eto, marami papasok sa office audit. Eto sa small, medium, large. Meron tinatawag kasi ng small audit at saka regular audit. Yung small audit, yun yung office audit. Yung regular audit, yan yung normal na law na binibigay sa taxpayer. So, ayan. So, nakita na natin kung bakit merong responsive tax administration. Kaya ganyan siya, kaliliit, no? Etong micro, hindi na yan bibigmahin, no? Magkakaroon na sila ng reaction dito, responsive tax administration. Alright, next. Ako ay isa sa Maynala sa nagbayad ng 500 pesos.
Kasi first week pa lang ng January, nagbayad na ako. January 3 ata. Tapos, January 3 or 4. Ganyan. Basta bago yung ano. Or, ano. Basta bago ko nabasa na meron na pala, ano, na-signed into law na i-op, na i-OPT, nakapagbayad ako. Tapos, na nakapagbayad ako, eh, dalawang business pa naman yung ano ko, binayaran ko. Yung AA Santos at saka yung PWCP. Ting 500, 1,000 ka agad yun. Tapos, sabas-sabas ako dito, wala na palang annual registration. Ang tanong dito ng ano, ng mga tao sa ano na sa no more annual registration fee, yung 500. Eh yung kung yung mga bagong registrant, magbabayad pa rin ba ng 500 pesos? Kasi ang ano dito, ang tanong dito, yung annual, di ba? Eh paano, di ba pag sinabing annual registration fee, yung recurring na siya. Parang yung after mo magpa-register next year, dun, yun yung start ng annual registration fee. Sinagot yun ng RMC 14-2024. Kasama doon yung ano. Dito mo mababasa. Kasama doon, ito o. Oh, yung new business. Cease. Nandito yung salitang cease. Pag sinabing cease is stop. Ito. Nasaan yung salitang cease? Saan ka ba nabasa yun? Wait ha, palalakihin natin ang makita natin. Yun no. Ito, ito yung salitang will cease collecting. Pag sinabing cease, ayan, stop collecting yun. Ng mga sa pinahihirapan pa, yung ibang tao nga hindi naintindihan ano ibig sabihin ng cease. Dapat, sinabi na lang, stop, no? Stop. So, ang sabi dito, will cease collecting the annual registration fee o yung ARF effective January 22, 2024. Eh, yung January 31 at a later date ng January 22. So, pasok sa deadline, pasok sa banga. Kaya yun, no, yung mga deadline-driven magbayad, minsan maganda yun. Tingnan nyo, hindi nyo na kinakailangan magbayad ng 500. Ito sa dalawang nabayaran ko, 1,000 din yun, ha. Pag Shopee ko or Lazada ko sa na yun. Ay, so okay kaya ako. So okay ako ng Lazada at Shopee. Yan. Okay, ang sinasabi dito, yung mga gustong magpapalit, hindi naman sinasabing ano, no? Yung mga gustong magpapalit ng COR nila, meron kayong chance na magpapalit on or before December 31, 2024. Yung gagamit naman doon sa kanilang existing na COR, yan. Anong mangyayari? Will retain its validity. Yun. Kung magpapapalit ako, wala akong balak magpapalit. Yan. Kasi by law naman, wala na talaga yung ano. By law, wala na talagang ARF. Repealed na yon. Repealed na siya. So, yun na. Makikita mo, yung ARF, wala na dito. So, makikita mo dito yon. Annual registration fee. Ang compliance dati, ang annual registration fee ay nasa 236. Asan ba? Asaan ito? Annual registration fee. Nasaan na yan eh? Section 236. Hindi mo na siya mababasa. Section 116. 229. 236. Nandito yung requirement. Nakita mo? Yung sa A, sa B, C, D, E. Hindi niya na kasi siya makikita sa ano eh. Nandito na. Wala na sa section 236 yung B. Yung ano, yung B. Sandali ha, dito sa PWCP, nakapag-copy ako ng trained law. Ito. Sa dating code. Ito yung dating ano, yung trained law at saka rate law na tax code. Doon sa dating code, Section 236. Nandun yun. Section 236. Ito, naging yung letter B siya dati. Ayan. Letter B siya dati, sabi, magpabayad ng annual registration fee in the amount of 500 pesos. Pero sa bagong law, dito, yung letter B, ayan, napalitan, nirepeal, ang letter B naging registration of each tax, each type of internal revenue tax. Yun yung ano niya. Yun yung kanyang change. Alright, now, ay ano ha, ito, may narinig kasi ako dito sa ano, no more annual registration fee. Meron akong narinig na yung new registrant, sinisingil pa ng ano, ng, yun na nga ano, ng 500 pesos, kasi nga sinabi, yung saan yung annual lang natanggal. I-download nyo itong ano na to, no? Itong RMC 14-2024. Kung sakaling sisingilin kayo ng 500, dapat hindi na kayo nagpabayad nun. Okay. Kasi ito yon, ito lang yung ano, dahil ito kasi yung unang kumalat, itong advisory na to.
Ito yung nauna. Dito kasi sa naunang ano, advisory, effective January 2022, will cease collecting annual registration fee. Ayan, no? As a result, business taxpayers are exempt from filing BIR form number 0605 and paying the 500 pesos ARF on or before ano to, January 31 every year. Ito advisory kasi na to, Annex A ito or attachment ng RMC 14-2024. Ang unang nabasa nung mga siguro ng mga taga BIR is ito kasi ito ang kumalat na ano na itong advisory na to ang kumalat sa ano sa internet world. Hindi kumalat, no, hindi pa na-informed yung mga tao about this, yung talaga RMC niya. Ang ano, ang mas nabigyan ng emphasis itong ano, itong advisory na ito. So, yun, sa ibang mga RDO, sinaniningil sila ng 500 sa mga new registrar. Dapat hindi na. Kasi ito yun na, sabihin yung RMC 14-2024. Kasama yung mga new registrant na hindi magbabayad ng 500 pesos. Alright? Yeah. Okay. Ang kasunod na summary natin, itong file and pay anywhere electronically or manually. Yun. Actually, ito, nakita mo itong tax code na to. Itong bagong tax code. Actually, itong RA 11976, ito na yung bagong tax code eh. Ibig sabihin niya yung mga bagong provisions ng mga affected na ano dito sections. Ito, di ba? Ayan, madami. Ayan, oh. Kung babasahin mo ito, marami siya. Kaya ito naman, naging madami kasi idinagdag lang yung word na anywhere electronically or manually. So, yung mga binabayaran mo, di ba, managbabayad tayo ng mga tax type natin na income tax, withholding tax, percentage tax, VAT, yung mga ganyan, DST, donors tax, mga excise tax, yung mga ganon. Binago nila yung mga provisions, ito sample ha, ito inano ko na, nilatag ko na marami yung ano, in-emphasize ko lang dito yung ano, yung mga affected, yung mga word na, na shall pay either electronically manually, shall pay either electronically manually, ganyan. Ito, shall file and pay, yung mga ganon, file or pay electronically or manually, yun lang yun. Ito yung mga, ano, affected, kaya ganon siya kadami. Kasi yun lang yun, no? Parang nerephrase lang dati yung ano, shall file and pay sa ganito. Kasi nga, dati merong ano, merong kailangan kung saan RDO, dun ka lang magbayad. So, pagka hindi ka dun nagbayad, sa designated na jurisdiction, or sa designated na RDO mo, or AAD mo, or RCO mo, merong wrong venue na penalty. Ngayon, ang naging kagandahan nitong ano na to, law na to, yung ini-eliminate niya yung 25% surcharge sa wrong venue filing. Yun yun. Kaya you can pay, you can file anywhere, electronically or manually. Nung inilagay ko sa electronically or manually, siya yung nagbigay emphasis na pwede ka nang magbayad anywhere, anywhere kahit hindi ka taga-RDO na yun. Pwede ka magbayad sa AAB na yun. No? Tinanggal nila rito yung pagbabayad sa municipality. Kasi nga, pinopromote ng BIR na gamitin mo yung mga ano, e-payment channels. Gamitin mo yung mga online channels, yung mga e-payment gateway. No? Yun yung ano nila dito. So, under OPT law, file tax returns. Ito yung mga BIR forms and pay internal revenue taxes through electronic or manual means at any authorized agent MACs or yung AABs. RDO through the Revenue Collection Officer or RCO or authorized software providers. No? Ito mga authorized software providers, marami na yan. No? Kasama dyan yung mga e-payment gateways. So, the option to pay internal revenue taxes to the city or municipal treasurer with jurisdiction over the taxpayer was removed in order to encourage the shift to electronic payment channels. In relation, this eliminates the 25% surcharge on wrong venue filings. And furthermore, it ensures the availability of registration facilities to taxpayers not residing in the country. Yun. Okay? So, yung affected na ng ano ito, no? Yan. So, maganda na ngayon. Ngayon, ma'am, napunta ka sa bangko, ayaw tanggapin. Kasi baka yung bangko na yan, hindi pa nabibigyan ng bank bulletin. Normally, ang BIR ay nagbibigay ng bank bulletin sa mga banks na pwede na nilang tanggapin yung ganun. Maybe because dahil wala pa yung IRR. No, wala pa kasing IRR.
Kaya hindi pa maibigay yung back bulletin. Back bulletin, no? For now, siya, pwede ka muna mag-e-payment channel. Pero pa pwede mo naman i-emphasize kasi patawagin mo. Sa Office of the Commissioner, yung manager ng bank, sabihin mo, sir, wala pa, ayaw nilang tanggapin. Yun. Huwag kami ganun-ganun naman, ano, ina-accept nila. Okay, next, si 5-year preservation of books. Dati kasi 10 years, no? Kailangan within 10 years, yung first 5 years, i-hard copy mo yung, ano, preservation. Tapos next, ano, next 5 years, kailangan nasa soft copy. Nasa batas na, section 235. Sa section 235, ayan, no? Ginawa ng 5 years ang preservation ng books. Yan, no? Ipapreserve mo yung books from the ano no, yung date ng filing, di ba, April 15. Yung filing. So, April 16 and onwards, ang bilangan, 5 years mo, ano mo yun, 5 years mong i-preserve or i-store or itatago yung mga records. Ngayon, yun yung ano. Ngayon, kapag kakunyari, lumagpas ka sa April 15, pinail mo ng May 1, May 1 yung start ng bilangan mo ng pagpapreserve. Ngayon, eto yun, di ba? Yung normal, ano to, normal scenario. Pero, kapag ka nagkaroon ka ng cases, to, no? Nagkaroon ng mga fraud, irregularity, yung mga ganyan, hindi tinatanggal yung 10 years na preservation. Okay, na? Note that this does not remove the requirement to preserve the books of accounts for up to 10 years in cases of tax audit due to fraud, no? Kaya, yun, titingnan mo. Titingnan mo yung 5 years. Kung ikaw ay, ano, ma-audit, makasuhan ka ng tax fraud, o pagka nakasuhan ka ng tax fraud, meron kang 10 years na ipapreserve mo yung book mo. Yung mga books mo, at saka yung mga records. Yun yung ano dito, ha? Okay. More. Ito pa. Yung sales invoice for goods and services. Sa EOPT law, tinanggal yung official receipt, no? Ginawa lang, wala ka nang mababasa na official receipt sa tax code dito kapag kaya naman to. Wala ka nang mababasa na ano, na official receipt dito. Ang mababasa mo na lang ay VAT invoice or invoice. Section 113. Normally, that is makikita mo sa section 113. Alam, kinapipaste ko lang naman to. Ito, kaya ako ano, favorite ko itong tax code na to kasi kinaka-paste ko lang to dahil itong PWCP knowledge base, dito ko inilalagay ang aking mga notes. Dahil syempre, di ba, ang bilang tao, limitado ang ating memory. Yun. So, ilagay natin dito. Dito ko pinaglalagay yung aking mga notes. Okay, as of now, hindi ko pa siya nilalock kasi ito ay pang-consumption ko lang, sa akin lang. Ma'am, ang damot mo. Damot mo, ayaw mo i-share sa iba. Pwede naman, magiging subscription ito. Subscription-based. Ayan, nilagyan ka na ng join login. So, pagka-consultant ka at hindi mo na matandaan or naghahalo-halo na ang iyong ano, so this is a good reference na, okay, ito pala yung tinatanong sa akin, pupunta na lang ako sa ganyan or pupunta na lang ako sa mga ganun-ganun. Yeah. Yan. Kaya kung ikaw yung accountant din sa company, hindi mo masyadong matandaan na kung ano yung rule, ayan, yan siya, no? Ano siya, grinupo ko siya according to subject, yung mga yan. So, as of recording, hindi ka pa siya nilalock. Pero anytime within this month, within February, ilalock ko na po ito. At yun, no? Yan na, unahan na kita, hindi po siya nakakopy. No? Kahit hindi ka siya nilalock at nag-right click ka dyan para i-copy, hindi mo siya makakopy. Yun yung nilock ko dyan. Yung ability to copy. No? Hindi mo makakopy mga notes dito. Babasahin mo lang yan. Ako lang ang makaka-copy niya. Alright. Okay, so next tayo. Ma'am, magkano subscription yan? Later na lang. Later na lang. Makapag-ugnay na lang po kayo sa aming opisina, sa Fit of Safety, kung magkano magiging subscription mo kada buwan. Mura lang naman. Ayan. So, itong sales invoice, ito, balik tayo dito, no? Ang nakalagay na doon, VAT is due upon issuance of the invoice. Ito, puro nakalagay na, no? Shall issue a VAT invoice. Kanino? O, ito. Kailan ka pag-i-issue ng VAT invoice? Puro invoice na, no? Shall issue a VAT invoice for every sale, barter, exchange, or lease of goods or properties, and for every sale, barter, or exchange of services. Bukod sa 113, tingnan natin yung section 237 kasi section 237 yung nagsasabi na mag-issue ka ng resibo.
Sa Section 237 ba ay invoice na lang ang sinulat nila? Baka iniwan nila yon. Sa Section 237. Oh, ito. Ang nakasulat dito, anong i-issue? Okay. So, dito pala madi-discuss yun. Yung 100 to 500. Nasaan yung summary? Ito, nandito. Yan. The mandatory issuance of receipts for each sale and transfer of goods and services increased from 100 to 500. Before kasi, itong Section 237 na ito, asan yung dating tax code, ang nakasulat dyan ay Section 237. 100 lang. Magpastrike. Puti na lang, no? Bago mag-effect ang... Nakopya ko pa. Para magka-tax code ka, kopyahin mo. Ito, ayan, kopyahin mo yung buong tax code tapos i-paste mo sa ano. I-paste mo sa Windows mo, sa Word mo, yan. O, di may tax code ka na. So, dito, Section 230, ito, na-paste ko naman siya. So, yun dati, Section 237. Oh, wala. O, ito, ayan. Sa Section 237, ito yung dating nakasulat sa kanya, no? All persons subject to an internal revenue tax shall at the point of each sale and transfer of merchandise or for services rendered valued at 100 pesos or more issued duly registered receipts or sales or commercial invoices. Ngayon ang nabago dito sa termino, ano, sa ano na ito, sa wordings na to, yung ito. Yung ito, no? Each sale and transfer of merchandise or for services rendered valued at 500 pesos. So, nag-increase from 100 to 500. Tapos yung salitang receipt na wala. Tingnan mo, issue, duly registered sale, or commercial invoices. Sa dati, meron pa siya na issue, duly registered receipt. Ito yung nawala. So, sa tax code yung din, no? Ito siya, no? Yan. Yan, nawala yung receipt. Ang in-issue mo na ay duly registered sale or registered or commercial invoices. May meaning tong commercial invoices na to. Yun. Meron siyang meaning. Nasa RA, RR, ano pa? Ang ibig sabihin na commercial invoices, nasa RR 18-2012. Yun. Tandaan mo na RR 18-2012. Kung anong ibig sabihin ng commercial invoices. Nandun yun. Okay, so tumalang tayo, no? Itong mandatory issuance of receipts increased from 100 to 500. Dito muna tayo, balik tayo doon. Yun, yung gross sales as basis for services. Dati kasi gross receipts. Yung nakasulat doon. Gross receipts, banta tayo sa section 108. Section 108 yun. Ng tax code. 108 kasi is ano, services. Ito, 108. Pertaining to 108. Ito. Sale of services. Ngayon, ang nakalagay dati, gross receipts. Nasaan ang gross receipts? Nawawala. Ito, gross receipts. Ayan. Gross receipts means the total amount of money or its equivalent representing the contract price, compensation, service fee, rental, or royalty, including the amount charged for materials supplied with the services and deposits and advance payments actually or constructively received during the taxable quarter for the services performed or to be performed or for another person excluding value-added tax. Sa bagong tax code, ito, 109. Actually, ito lang yun. Ito yun nandito. Itong portion na to, ito yun, yan the term. Pero dito natin hanapit. Section ano to? 108. Nasa section 108 yun. Hindi ko kabisado ang tax code. Ano lang, medyo kababasa, lagi lang ano, natatandaan. Yung mga common na ano, yung mga common na provision. Ito, for the, ito, section 108, yan. Yung sale of services and use or lease of properties. Nandito na siya. Ito, for the purpose of this, ano, for purpose of this section, ito yan. Ha? Kinopya ka na, kinopy-paste ko niya. Yan. For purposes of this section, the term gross sales means the total amount of money or its equivalent. Actually, ito lang, no? Tingnan mo. Ito lang. Ito lang din siya. Kinopya lang, pinalitan lang yung term na gross receipts. From gross receipts through gross sales. Ayan. Ngayon, may dinagdag sila rito.
Yung gross sales now means the total amount of money or its equivalent representing the contract price. Actually, ito yan. Hanggang dun sa ano, person excluding value added tax. Hanapin natin that. Person excluding value added tax. Oh, ito. Ayan, hanggang dito lang yun dati. Ayan, hanggang dyan. Ito yan. Ito, excluding value added tax. Dinagdag nila ito. Ayan, and... Ayan. And those amounts earmarked for payment to third party and exclude payment for third party or received as reimbursement for payment on behalf of another which do not redound to the benefit of the seller as provided under relevant laws, rules, or regulations. Yeah. Tapos dinugtong pa, provided that for long-term contracts for a period of 1 year or more, the invoice shall be issued on the month on which the service or use or a list of properties is rendered or supplied. So, pag kinalagpas yung kontrata ng 1 year, yung na-receive mo within that year, say, 3 years, 24, 2024, 2025, 26. Kung meron ka nang na-receive sa 2024, sa year 2024, i-declare mo na yon as sales mo, as gross sales mo. Hindi at the end of the 3-year contract, hindi sa year 2026. Yun ang ibig sabihin nito ano na to. Yun. Kasi sabi, mag-i-issue ka na on which the service is, issue invoice. Invoice shall be issued on the month in which the service or use or lease is rendered or supplied. No? Yun yun. Ngayon, nandito tayo sa may, exclude. Ito yung salitang excluding value-added tax. Tandaan mo ha, karugtong nitong excluding value-added tax, itong kasunod na phrase niya. Ayan, nakita mo, walang comma. Walang comma. Ibig sabihin kung walang comma, walang stop. Walang stop, di ba? So, since magka-rugtong yan, ang ina-exclude, also, yung ina-exclude, bukod dito sa VAT, ina-exclude niya ito, itong phrase na to. Yan, di ba? Ganon kasi sa law, pag mag-aaral ka, para iintindihin mo yung linyahan ng linyahan ng salita o ng batas. Tax code is a special law. So, itong yan ang kanyang linyahan. Ano yung ina-exclude dito? Reimbursement. Ayun o, may salitang reimbursement. Hindi kasama sa gross sales yung mga reimbursements. Yun ha. Yun ang mo. Yun yung iyong tawag dito. Yun yung definition ng gross sales. Section 108. Yan, titingnan mo yan doon. Alright, next. Ito ang maganda. No more business is tied, no? On the invoicing requirements, the need to specify the business style has been removed. Further, an invoice with incomplete information is no longer a bar to claim input tax. Provided the lacking information is not one of the essential ones. Specifically, the sales amount, VAT amount, name and tax identification number of buyer and seller, and description and date of the transaction. Okay. Dati kasi dun sa mga gumagawa ng results of investigation, yung mga BIR examiners na gumagawa ng ROI o yung results of investigation. I'm speaking yung nalawa ka. Dinidisallow nila kaagad kapag ka wala na kapag ka incomplete yung information doon sa resibo o doon sa invoice. So, meron ka na kaagad deficiency tax assessment. Ngayon, ang sinasabi ng ng bagong code, ng bagong batas, yung EOPT law, yun, no? Hindi na i-disallow yung na yon. Yung invoice na yon, basta itong minimum na requirement nila, itong sales amount, VAT amount, name, and taxpayer identification ng buyer-seller nandun sa resibo. Pero kapag ito ang nawala, i-disallow nila yon. So, tandaan mo yung business style, hindi na hindi na minamandatoring ilagay. So, hindi mo na kailangang ilagay. Ito yung section 113, balik-balikan mo, saka yung section 237. Balik-balikan mo yun na ito yung dapat laman ng iyong VAT invoice. Itong nakalagay dito sa section 237. Section 113. Kasama yung section 237. Yung pa rin naman, binago lang kasi nila yung salitang VAT invoice. Dati kasi merong 113 yan. Sa 113. Receipt. 113. 113. Ayan o. Dati kasi ito, may VAT invoice for every sale, VAT official receipt for every AM, para services. Dito, meron nakalagay na VAT official receipt. Ito, VAT invoice na lang. So, yun, VAT invoice na lang. Okay. Next.
Mandatory issue was simplified withholding tax rules. Yan. Ito, yung Section 34, tinanggal. Additional requirements for deductibility of certain payments. Nerepeal na yan. Section 34K. Tinanggal nila. Yeah. Ah, mababasa mo dito yan. Banda. Somewhere. Diyan. Kasi it's ano naman na, nandito na sa tax code. Tumiretso na tayo sa tax code. Dito na tayo. Section 34. Repealed na yon. 34. Oh, hindi mo na siya mababasa kasi nga, nerepeal na. Saan sa Section 34? Lapit na lang. Oh, yan. Yan na, yan na. Ayun. 35, 34. Ayan na, repealed. Ito na siya. Ano ba dating laman yan, ma'am? Papunta na tayo dito. Section 34. Ayun, ito yung dating laman ng Section 34. Yung additional requirements for deductibility of certain payments. Any amount paid or payable which is otherwise deductible from or taken into account in computing gross income or for which depreciation or amortization may be allowed under this section shall be allowed as a deduction only if it is shown that the tax required to be deducted and withheld therefrom has been paid to the Bureau of Internal Revenue in accordance with this Section 58 and 81 of this Code. Dati kasi, yung prior to 2024, no, ano siya, kailangan ipinapakita, yung ano, ma-approve mo na nag-withhold ka doon sa expense na yon para i-deduct yung, para i-deduct yung ano na yon, yung OPEX na yon. So, yung rental, kung hindi mo yun nadedakan ng withholding tax, hindi i-allow na i-deduct yung ano, na i-deduct yung rental doon sa gross income mo. Now, with this EOPT law, tinanggal yan, no? Nerepeal. Ibig sabihin, regardless kung nakapag, ano ka, nakapag-withhold ka or not, i-allow pa rin nila yung expense. Pero syempre, kung hindi ka nag-withhold, masasubject sa penalty yung withholding na yun, yung hindi mo withhold. Yun, no? Yun siya. Okay. So, yan yung ano mo. Ngayon, ma'am, ito ay effective January 22, 2024. So, yung January 1 to 2021 mo, January 1 to 21, 2024, subject pa yung sa dating law. Yan natatandaan mo, ha? Yung mga makikita mo ditong highlights na to, hanggang ano yan, hanggang January, ano, from last year, hanggang January 21, 2024. Itong mga naka-EOPT law, January 22, 2024, ang effectivity niya, and onwards. Kaya kapag kayong mga yan, hindi itong dating law, dito ka pa sa dating law, i-assess just in case na mabigyan ka ng pang 2023 na LOA, sa dating law ka i-assess doon sa ano, yung prior to January 2022, 2024 na EOPT law. So, kaya nandito pa to. Diyan ka ma-assess. Kaya nandito pa tong ano na to, tax code na to. So, yan, nakikita mo yan dito. May mga ano to, no, kapag ka, pagka sinubscribe mo, Ito mga tax code, free naman yan. Ibig sabihin, magiging, you can access them. But, nilive ko na subscription, merong mga ano dito. Merong hindi ka ma-access dito. Alright? Now, at yung tax calendar dito ko rin nilalagay, ha? Kung gusto mo malaman yung mga deadlines, pang calendar year lang. Ayan. Diyan ko nilalagay para maano ko lang, maalala ko lang na ano pala. Ay, Happy New Year pala sa mga Chinese, sa mga kapatid nating Chinese, no? Happy Chinese New Year! Pero bukas pa dapat yung February 10. Okay, sa ano na, next, ano na? Clarification of VAT refund claims. Classification daw. Yung classification of VAT refund claims. Now, the VAT refunds are classified into low, medium, and high-risk claims which are based on the amount of VAT refund claim, tax compliance history, and frequency of filing of VAT refund claims, among others. Moreover, an invoice system will be implemented to accelerate VAT refunds. The Act now also provides a 180-day period of for the Bureau of Internal Revenue to process general fund claims naman on erroneous or illegally collected taxes. So, medyo mahaba-haba ang discussion dito sa VAT refund.
Magkakaroon tayo ng separate discussion. Pagka lumabas yung IRR, kasi maano pa, paaga pa para i-discuss itong battery fund. Ano pa to? Meron pang consultation sa public consultation na magagana. So far now, sa battery fund, yun lang muna yung ating. No? Alamin ito lang. Okay, next. DST to be filed and paid on the 10th day. Time of filing ng DST is at 10, on the 10th days na after the close of the month. Dati kasi ay 5th day. Dito siya. DST, ng DST? DST. Ay, hindi na goto. DST, hanapin na lang natin ang DST. Dito yon. Nasaan ba DST? Dito, para mag-guide na ito. DST. Ayan. 173. Nasa section 200 data, section 200. Ayan. Ito, 10 days. So, ito pala, dapat ay nasa section 200. Asan na yun? Section 200. Hello, section 200. Pumatas na tayo, 200. Ito. Nasa 5 days yun. Ika 5 days, pero ito, 10 days yun nakalagay. Before it was, 5th day, kailangan, ang deadline ng, ang deadline ng DST ay 5, no? Naging 10th day na siya. Okay, next. Concessions for micro and small taxpayers. Yan. Ito daw ang, pag sinabing concession, yung pinag-usapan, nag-discussion na ito yung para sa kanila. Para dito sa mga taxpayers na to. So, sabi sa section 45, ito. Section 45. Nandito yan ba ito? Ayan. Anyway, pinaste ko na. Nandito na siya. Palakay natin. Yeah. Oh, ayan. Special concessions for certain taxpayers. The following concessions shall be made available to micro and small taxpayers. So, yung micro and small taxpayers, nandaan mo sila yung ang kanilang sales ay eto na, yung micro less than 3 million, tapos yung small ay 3 million to less than 20 million. So, 20 million and below, applicable sa kanila to, no? The income tax return or yung ITR required under this section, under section 51 of the NIRC shall consist of a maximum of 2 pages in paper form or electronic form. So, ito yung pangarap. Pangano pa naman to, no? Pang year 2024. So, wag na expect na sa April 15, 2 pages na kaagad yung inyong yung ITR. Pang year 2023 yung ginagawa natin for April 15, 2024 na submission. So, this one, I will take effect sa next year, pang 2024 na ITR submission. Okay, a reduced rate of 10% for civil penalties as provided under Section 248 of the NIRC. So, kapag ka-small ka, at saka micro ka, merong reduced na rate of 10% sa civil penalties. Tapos, kapag ka 50% reduction on the interest imposed under Section 249. Tapos, a reduction fine of 500 pesos as penalty for failure to file certain information returns. Kasi doon sa sa dating law, 1,000. Diba? Kada wala ka ma-file. Pero para sa micro and small, for 2024 and onwards, 500 yung sa kanila. So, kailangan, alam mo kung ikaw ay micro or small, diba? Ma-audit ka niyan. Kung ikaw ay para sa 500 pesos, no? Then, sa letter E, a reduced compromise penalty rate of at least 50% for violations of sections 113 to 37 and 238. 113, ito kasi yung 113 to 37 and 238, yan yung pag-i-issue ng resibo. Oh, may violation ka kapag ka hindi ka nag-issue ng resibo. Yun. So, ang sinasabi nila dito, 50% na nun. Ang violation mo. Yun. Tapos, next nito ay
Digitalization Roadmap. Digitalization Roadmap, ayan. The ease of paying taxes and digitalization roadmap will be developed by the BIR to promote and assist taxpayers by streamlining tax processes, reducing documentary requirements, and digitalizing its services. So yun na, naumpisahan na. Actually, matagal na itong naumpisahan. And di ba, ano na nga dati nag, ano, may iba't ibang system na sila, nag-IRIS na, and then ito nag-ORUS na. Dati E-Reg, IRIS, ORUS. Now, meron na silang ORUS, tapos nag-accredit na sila ng mga soft providers, software providers, ang BIR. No? So, yan na. Ito na yung kanilang move to digitalize, no? Digitalization. Okay, data privacy principle. Ito naman, the processing, recording, transmission, and storage of all personal data under this act shall be in accordance with Republic Act No. 10173, otherwise known as the Data Privacy Act of 2012, and other laws on disclosure of information to the public in adherence to the principles of transparency, legitimate purpose, and proportionality. Okay, ito ang sinasabi dito. Ito yung binabanggit ko kanina. Yung implementing rules and regulation within 90 calendar days from the effectivity of this act. So, ito yun, ha? Within 90 calendar days. Okay. Ang laman daw nun, after due consultation, so ayan, no, magkakaroon ng public consultation. Ano, yung BIR at saka yung private sector. Tayo, yung private sector, tayo yun, no, tayo mga taxpayer. Kaya kayo, ina-advise ko sa inyo, no, na makiano kayo, makiparticipate kayo dito sa public consultation na to, no? Kasi this is your way of paying taxes. This is our way of filing and paying taxes. Now, kung hindi ka makakialam doon sa sinasabi nilang IRR, tapos susunod ka na lang, tapos at a later time, bakit ganun, ganun, ganyan? Akala ka ba isa paying taxes? Ganun. Kasi yun na nga yung binabanggit ko, no? May possibility natunaw yung RA, natunaw ng IRR, nagkaroon ng ibang interpretation. So bago pirmahan or isabatas ang IRR, basahin nyo po. Tapos during that consultation, erase ninyo, no? Ibig sabihin erase, not yung bura, no? Yung ano ninyo, sabihin niyo dun sa consultation na yon, ang understanding namin dito sa RA na to, ganito, ganong, ganyan, bakit yung IRR natin, iba na ata yung naging kahulugan nun. So, yun, dapat yung mga yan na-address. Matatalino naman sila, kaya, yun, ayun, bantayan po ninyo yung inyong rights bilang taxpayer. Kaya sa public consultation, raise your issues, or you raise your concerns, mga ganon. Alright, the acts, ano to? So, implementing rules and regulations within 90 days, 90 calendar days from the effectivity of this act, the Secretary of Finance, after due consultation with the Bureau of Internal Revenue and the private sector, shall promulgate the necessary rules and regulations for its effective implementation. So, yung rules and regulations, ito ang rules and regulation, revenue, yung IRR, implementing rules and regulation, yung revenue regulation. Ito yung rules and regulation. Ito yun. Yeah. Alright. Ano pa? Transitory clause. Taxpayers are hereby given 6 months from the effectivity implementing revenue regulation to comply with the amendments to Title 4 and the value added tax and Title 5 and the other percentage taxes of the NIRC. 6 months. Transitory clause. 6 months yung sinasabi. So, ibig sabihin, from the effectivity ng IRR, ito, dapat yung mga taxpayer mag-comply na sa amendments. Itong Title 4 is the VAT. And then Title 5 is other percentage taxes. So, lumalabas, 6 months after the effectivity, yung ano natin, yung sales invoice natin, yung official receipts natin, dapat ano na, sales invoice na yon. Eh, ang dami natin na pa-imprenta, di ba? So, kung dito, ang 6 months, ilang days ang 6 months? 6 times 30 days. Tama. So, 180 days. So, dito, mga around October 18, magkakaroon ng panibagong ano na dapat yung sales in, ano mo, yung official receipts mo, hindi mo nagagamitin. Dapat sales invoice na kasi nga, yung invoicing requirement niya. Sales invoice na. Okay, tingnan natin. So hindi ba, maubos ba natin yung 10 booklets hanggang ano? Yung mga nasa servicing, maubos ba yung 10 booklets hanggang October 18? Lalo na yung mga ano, nagpa-imprenta ng bago. Yun ang ano, tingnan natin kung ano yung mangyayari.
Separability clause, ano ibig sabihin nito? If any provision of this act is declared unconstitutional, the remaining parts or provisions unaffected thereby shall remain in full force and effect. So, ayan ha, ito yung babantayan mo. Yan. Kung merong portion dyan unconstitutional, tingnan mo, meron ba? Yan. Pero ibang parts niya daw ay, yan, ano ba? Kung hindi unconstitutional, yung part na yon in full force pa rin siya. Alright, repealing clause, all laws, decrees, executive orders, implementing rules and regulations, issuances, or any part thereof inconsistent with the provisions of this act are deemed repealed, amended, or modified accordingly. Pang ano lang to ha? Pang January 22, 2024 onwards na batas. So, yung pang 2023 nyo hindi covered dito. So, ito. Actual, ano, take effect 15 days after its publication in the official gazette or in a newspaper of general circulation. Alright, so, yun siya. Yun nga yun. So, ang ika-15 days natin, yun siya, no? Pinublish ng gazette. So, save ko lang. Alright, sana may natutunan ka po. Dito, sa aking, ano, diniscuss. Na? RA11976. Abangan mo po yung mga videos ko. Again, ano, ako ay nag-offer ng mga services and trainings ng coaching and mentorship. And if you want more details about the coaching, mentorship, services, trainings, just contact us sa, ano, sa PWCP. Ang opisina po namin ay sa Camias Road, Quezon City. With that, I'd love to know what are your takeaways in this video. Please comment them below. If you have questions, please leave them in the comment section below. I'll try to answer them or feature them in my Q&A series videos. Please like and share my YouTube videos and subscribe to PWCP Business Coaching YouTube channel. Thank you for watching. See you in my next videos.